Alfred, tulungan mo ako pakiusap. Naiiyak na pagsusumamo ni Nympha kay Alfred habang isinasakay siya sa mobil ng mga pulis. Oo, Nympha. Tatawagan ko lang ang abogado ko. Pangako, susunod ako sa presinto. Tugon ni Alfred. Hoy, teka lang. Saan mo dadalhin ang batang yan? Tanong ni Alfred nang mapansin niyang daladala na ni Michael ang bata. Anak ko siya. Baka ikaw pang ipakulong ko dahil sa pagtulong mo sa babaeng yan. Singhal ni Michael kay Alfred. Hindi mo maaaring kunin ang bata dahil nasa pangangalaga siya ng DSWD. Kung si Nympha ang pinagbibintangan ninyong kumuha sa bata, maaari ninyong kausapin ang head ng DSWD. Salaysay ni Alfred. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Tiimbagang nasabi nito. Pumasok na siya sa loob ng kanyang sasakyan at pinaandar na ang makina. Wala na siyang sinasanto ngayon. Marami nang nagsakripisyo sa buhay. Hindi na dapat pang madagdagan. Pagdating sa presinto ay nakita niya ang patuloy pa rin sa pag-iyak si Nympha. Hindi ito nagsasalita sapagkat wala naman siyang maalala na kahit na ano. Makailang oras pa ay kinausap na siya ng mga pulis. Saan mo tinago si Mira? Matalas na pananalita ng pulis. Wala po akong alam sa mga sinasabi ninyo. Hindi ko po siya kilala. Tugon ko habang nangangatal pa rin ang aking kalamnan sa kaba. Hindi talaga aamin to. Huli na nga, tumatanggi pa. Sabay halakhak ng pulis na sinabayan pa ng tawanan ng iba pang pulis na naroroon. Miss Anyana, aminin mo na ang mga kasalanan mo para mabawasan ang kaso mo. Hindi ka na rin naman makakalaya pa dahil pagbabayaran mo ang mga tinakasan mong kasalanan. Pananakot sa kanya ng isang pulis. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi ninyo. Wala po akong maalala. Palayain na po ninyo ako. Hindi ko po alam ang mga ibinibintang ninyo sa akin. Nakikiusap kong sabi sa mga pulis. Hindi mo na kami madadaan sa pakiusap. Mamamatay tao ka. Paano mo napatay ang katulong ninyo? Mukha kang anghel pero may kakaiba kang kademonyohang itinatago. Ayos lang naman eh. Pagtuluyan ka ng nakulong dito, siguradong magtitino ka sa amin. Sabay halakhak ng mga pulis na nakapalibot sa akin. Sa mga sinasabi nila, pakiramdam ko delikado na ako sa lugar na iyon. Mukhang dito na ako mamamatay talaga. Bakit ba wala akong maalala? Sino ba talaga ako? Pumatay na pala ako ng tao. Pero paano ko nagawa yun? Takot nga ako sa dugo. Maya-maya pa ay dumating na si Michael. Muli na naman akong nakaramdam ng malakas na kaba nang masilayan ko ang mukha nito. Kakaibang pintig ng puso ang aking naramdaman. Hindi normal sapagkat pakiramdam ko ay iba ang aura niya sa akin. Sir, ayaw talaga niyang aminin kung nasaan ang asawa ninyo. Salaysay ng isang pulis na kanina ay tinatakot siya. Hindi maaari yun. Ako ang magtatanong sa kanya. Anito, sabay lapit sa akin at huminto sa harapan ko. Jen, bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit ba hindi ka na lang maging masaya para sa akin? Naiiyak pero may galit sa pusong tanong ni Michael. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ginoo. Hindi ko kilala ang Mira na tinutukoy nila. Pakiusap, pakawalan na ninyo ako. Lumapit si Nympha kay Michael at kinapitan ito sa bisig. Ang mga mata ay nagsusumamo kay Michael na nakatitig. Bakas ang luha sa pisngi. Napatitig si Michael sa mukha ni Nympha. Ganoon na rin ang kakaibang pakiramdam sa pagkapit nito at ang boses itong nagsusumamo. Boses na hindi niya akalain na maririnig niyang muli. Ang mga matang pamilyar
ang mga labing mapupula na nanginginig dahil sa takot na nararamdaman. Ang init ng palad na dumampi sa kanyang bisig, maging ang amoy nitong nanggagaling sa hininga dahil sa pagsasalita niya ay halos naging pamilyar sa kanya. Napakunot ang noo niya sa kanyang nararamdaman at nasasaksihan. Mira, naibulalas niya sa kabila ng lahat ng nangyari. Pero imbis na sagutin yun ni Nympha, ay may biglang tumawag sa pangalan niya. Nympha, sambit ni Alfred na kasalukuyan nang palapit sa kanya. Automatiko namang napalingon si Nympha at nang makita niya si Alfred ay napatakbo ito at niyapos ng mahigpit si Alfred. Nandito na ako, Nympha. Huwag ka nang matakot. Ilalabas kita sa kulungan na ito. Isang malambing na boses na sabi ni Alfred. Napatingin na lamang si Michael sa kanilang dalawa at nagtataka. Bakit ganoon ang nararamdaman niya? Sir Alfred, kilala mo ba talaga ang babaeng kaharap mo? Mapapadamay ka sa kaso kung pipilitin mo na wala siyang kasalanan, sabi ng pulis na nandun. Kilala ko siya at handa akong tumistigo sa mga ihahablang kaso sa kanya ng lalaking to. May diin sa pagkakabigkas na tugon ni Alfred. May kaso na nakabitin dahil sa kanya at hindi papayagan ng nakatataas na palayain siya at magpiyansa. Tugon muli ng pulis. Hindi pa kayo nakakasigurado na siya nga ang taong tinutukoy ninyo. Kaya kukontrahin namin ang desisyon ninyo. Galit na sabi ni Alfred. Huminahon ka, sir. Ang babaeng pinagtatanggol ninyo ay matagal lang pinaghahanap namin. Kaya hindi namin maaaring pakawalan pa yan. Baka tumakas pa ulit siya eh. Nakangising tugon ng pulis. O sige, papayag ako na ikulong ninyo siya. Pero magsasampa ako ng kaso laban sa inyong mga official na pilit na nagkulong sa babaeng ito. At pag hindi ninyo napatunayan na siya nga ang babaeng may pagkakasala, kayo ang ipapakulong ko. Singhal ni Alfred sa mga pulis. Para namang namutla ang mga pulis at natauhan na hindi basta-basta pala ang kinakausap nila. Kaya't parang nagpasahan ang mga ito kung sino ang nagpipilit na ikulong ang babae. Sige, hayaan ninyong magpiyansa. Kapag nawala ang babaeng kriminal, isasama kita sa kaso na gagawin ko. Depensa naman ni Michael pero nararamdaman niya na totoo nga ang sinasabi ni Alfred. Kanina pa siya nakatitig kay Jen. Bakit iba ang pakiramdam niya? Para siyang nasasabik na yakapin ito. Siya na ba talaga si Mira? Pero hindi ako maaaring malinlang muli. Kailangan malaman ko ang totoo. Pinayagang makapagpiyansa si Nympha, kaya kahit papaano ay nabawasan ang takot niya. Maraming salamat, Alfred. Utang ko talaga sa iyo ang buhay ko. Pagpapasalamat ni Nympha kay Alfred. Sino ba si Michael? Hindi mo ba siya natatandaan? Hindi mo ba siya naaalala? Takang tanong nito. Hindi ko siya maalala. Maikling tugon nito. Hindi na lang niya muna sasabihin na may iba siyang nararamdaman sa lalaking yon. Hindi na muna niya ipapaalam na parang pamilyar ang lalaking yon sa akin. Nilabas nila Michael ang mga unang kaso niya kay Jen. Doon muling pinag-aralan ang lahat. Kasama noon ang DNA test na ginawa niya kay Jen. Muling binusisi ang lahat. Doon parang laglag sila Nympha at Alfred. Lahat ng hawak nilang ebidensya ay tumutugma kay Nympha. Pwera lang ang araw na nilagi ni Jen kay Michael, na si Nympha naman ay na kay Alfred. Thank you.
Doon inilabas ang mga dokumento na nagsasaad na si Nympha ay walang naaalala. Mga hospital bills, ganoon na rin ang findings ng doktor na sumuri kay Nympha. Nagtaka ang lahat. Napanganga si Michael sa natuklasan at sa kinauupuan niya ay doon napatayo siyang bigla. Walang naaalala? May amnesia siya? Bulalas ni Michael sa kalagitnaan ng korte.